hinsa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Pagdating sa pinakabago at mainit na trends, mapamotoring, teknolohiya o lifestyle man, isa lang ang programang dapat pakinggan. Here, the latest products, in-depth coverage, reviews at interviews with the leaders and decision makers sa industriya. Here, dalawang oras na siksik ng impormasyon tungkol sa mga paborito ninyong sasakyan, gadgets at pati na rin mga pang-araw-araw na bagay that make our way of life just a little better. Gearbox. Hosted by Eric Tipan, Cap Maceda Aguila, and Nana Nadal. Every Thursday, 5 p.m. to 7 p.m. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. This is the right.
sa lifestyle products and trends. Gearbox. Get ready for 2 hours of entertainment, features, review, and interviews. Gearbox. We ask the questions so you get the answers. Wala nang paligoy-ligoy pa. Gearbox. It's Eric, Cap, and Nana. Live. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Gearbox. Tutok na. Good afternoon, everybody. Welcome to the show. Eric, Cap, and Nana for Gearbox. Second episode ni Nana Nadal. Oh. And she is already... Woo! I'm still alive. Our DJ. Handang-handa na, naka-jacket na. Ilang layers yata to. Kung nagtataka po kayo sa ating first song, Lisa Stansfield, This Is The Right Time, galing po sa collection ni Nana Nadal. Mula sa baul. Brings back memories. Maraming mga nakadikit na memories dyan. Yeah. Really? Ngayon may hugot. May hugot yata. Chair off air ang kwento. Ito ko sa mga memories sa mga team song yata yan nung way back when. Baka may Engelbert Humperdinck ka pa dyan. Wala. Grabe naman. Next time. It's the first episode of September. Mga ka-gearbox and bare months na po. Here we go. Yeah. Traffic feels to have gotten worse in the last few days. Kinikwento ko nga kay Cap kanina, makwento ko na rin sa inyo, sa ating mga listeners. Ano? Usually, the commute here to Pasig takes about mga 50 minutes at 9 a.m. southbound on EDSA. 50 minutes. 50. Okay. Southbound, either EDSA, Kalayaan, elsewhere. Pero for the past, the first 2 days of work, first two work days ng September, an hour and 30 minutes. Oh, wow. Yeah, ang laki ng dinagdag. And sabi ng MMDA, no, nabasa ko to a few days ago, about 20% ang idadagdag sa traffic. I mean, the number of cars, 20% ang iaangat because of the burr months. Mm-hmm. There's actually a figure. There's parang 22,000 vehicles were nadagdag dun sa average number of vehicles on EDSA. That's according to an MMDA study. No, nadagdag dun sa average, sa daily average vehicles. 22,000 vehicles daw. Starting just for this, this the burr months. Yeah. Ang ibig sabihin nito, kailangan mas madami kayong baon na pagkain sa kotse. Yun. At pasensya. Napakahabang pasensya. Si Eric, maghahanap ng pasensya yan. Sarap yun, ha? Oo nga. Ito yung sabihin ko pagkain, pasensya. Aga naman ng mga tito jokes ni Cap. Yung mga listeners natin, yung mga millennial listeners natin, mga tropa ni Nana, mga millennials, no? Yes, tama. Ay, di ba? Alright, on the show today, we're gonna talk about the launch of the Mercedes CLA. Also, a show by Mike Unsones coming up. Kung gusto niyo malaman yung detalye, we'll give it to you. We'll also tell you about a new USB format that is gonna be launched sometime late 2020. So abangan po ninyo yan on the show. Plus, we're gonna break down the Gilas Pilipinas performance at the 2019 FIBA World Cup. Andayan na po yung mga panyo nyo. May mga lumuluha-luha pa dyan. Because masakit. Lalo na yung kagabi. Yesterday afternoon, yung last game natin. Sobra yun, ano? Sobra. Umasa tayo, ngunit... Because that was the best chance. Nabigo. Nabigo. Pero not always, lost. Well, I read. If you're talking about the Olympics, sa World Cup, wala na. May outside. Oh, yeah. So, World Olympics, may outside, pa tayo. May outside chance pa tayo. Pero bawal ng matalo. Yeah. At may kailangang, convergence of, Kailangan matalo din yung ibang kasama natin. May kailangan matalo at tayo, hindi na. Very tall order para makapasok pa tayo sa 2020 Olympics. But again, tulad nga na sabi ni Cap, may pag-asa. Hanggat humihinga. Hey, we're live on the radio, Radyo Pilipinas 738. Live din po tayo sa Facebook. Yes, tumungo lamang kayo sa Radyo Pilipinas na official FB account. At habang nandyan po kayo, makikita nyo kasi yung feed ngayon. Ngayon, as we speak, kitang-kita ko na yung sarili ko dyan. While on Facebook, pakilike na rin po yung official Gearbox FB page, which is Gearbox RP1. That's Gearbox RP1 po. Alright, salamat. It is now 5:17. Oras atin sa atin ng Toyota Motor Philippines and the all-new Vios My Drive. We'll take a quick break. Pagbalik natin, we're gonna talk to our guests from Shell Foundation, Pilipinas Shell Foundation. Diyan na po kayo. Nagpapaloob ang Pilipinas sa Pacific Ring of Fire, kung saan makikita ang 75% ng mga aktibo at dormant volcanoes sa mundo. Maging handa sa pagtama ng lindol. Bago tumama ang lindol, gumawa ng emergency kit na paglalagyan ng pagkain, tubig, pito, flashlight, importanteng papeles at gamot. Planuhin kung paano makipag-ugnayan sa mga pamilya.
sa panahon ng lindol, kung kayo ay nasa loob ng gusali, isagawa ang drop, cover at hold sa ilalim ng matibay na mesa, upuan o panloob na dingding. Kumapit sa matibay na bagay hanggang tumigil ang paggalaw. Manatili sa parehong lugar hanggang tumigil ang lindol. Huwag tumakbo palabas dahil maaaring tamaan ang bumabagsak na bagay. Lumayo mula sa salamin, bintana o anumang bagay na maaaring bumagsak. Kung kayo ay nasa labas, lumayo sa mga gusali, streetlights at mga wire. Isagawa ang drop, cover at hold. Pagkatapos ng lindol, kapag tumigil na ang lindol at merong madaanan, lumabas sa gusali o bahay at pumunta sa open space malayo sa damaged areas. Kung kayo ay natrap, huwag gumalaw dahil baka mas maraming bagay ang bumagsak. Huwag magpanik, pumito o tapikin ang tubo o dingding para makagawa ng tunog upang mahanap ng rescuers. Kung merong cellphone, tumawag o mag-text upang humingi ng tulong. Manatiling handa sa aftershocks. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa Radyo Pilipinas. Mga paraan para makaiwas sa sakit tuwing tag-ulan. Mama, paano po ba ang tamang paghuhugas ng kamay? Ganito yan, anak. Dapat takuskusin mong mabuti ang pagitan ng iyong mga daliri, ang likod ng kamay at pati na rin ang dulo ng koko gamit ang sabon. Hugasan mo ang iyong kamay ng tubig at saka patuyuin mo gamit ang tuwalya, tissue o dryer. Mahalaga ang paghuhugas ng mga kamay. Ito ay maaaring panlaban sa mga sakit na gaya ng sipon, pagtatae, flu, pneumonia at iba pang uri ng infeksyon. Kaya siguraduhin laging malinis ang kamay upang malayo sa mikrobyo, bakterya at virus na maaaring pagmulan ng sakit. Malusog at malakas na katawan. Panlaban sa karamdaman ngayong tag-ulan. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas. Huwag baliwalain. Di bali nang maging praning. Kesa naman sa huli ay magsisi. Dengue out! Dengue out! Huwag maging biktima. Gawin ang 4S. 1. Search and destroy mosquito breeding sites. 2. Secure self-protection. Magsuot ng long sleeves, pants, at maglagay ng mosquito repellent. 3. Seek early consultation. Sa simula ng sintomas, magpatingin agad sa doktor. 4. Support fogging, spraying sa mga lugar na itinuturing na hot spots. Kung saan tumataas ang bilang ng mga dengue cases para maiwasan ang outbreak. Maging hashtag laging handa. Dengue out! Dengue out! Isang mahalagang paalala mula sa Radyo Pilipinas 738 AM. Cabinet Report. Bago matapos ang linggo, makinig sa magagandang pagbabagong nangyayari sa ating bayan. News and updates tungkol sa mga aktibidad ng gobyerno. Kumpleto, detalyado, ihahatid sa inyo. Cabinet Report. Bawat usapin sa sambayanan nakasentro. Bawat panayam. Siguradong eksklusibo. Bawat impormasyon on the record. Kasama sina Asik Chris Ablan, J.B. Arsena at Secretary Martin Andanar. Cabinet Report. Cabinet Report. Every Friday, 7 to 8 p.m. dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, 738 a.m. at PTV4 nationwide. Silman o nagmamadali? Mabuhay Pilipinas sa morning ng everybody ay mapapangiti. Mga balitang on point at magpapainit sa umagang malamig. Mabuhay Pilipinas. Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpak at may comedy. Ang pang-almusal sa inyo ni Leo Paolo III. 6 to 7 a.m. Mabuhay! Mabuhay! Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay! Mabuhay! Pilipinas! On Radyo Pilipinas, 738 a.m. Bayanihan, normal sa atin yan. Malasakit sa kapwa, matik yan. Ang mabibigat, gumagaan. Sa pagtulong sa nangangailangan, tayong mga Pinoy, laging handa. Serbisyong para sa bawat Pilipino at para sa bayan. Radyo Pilipinas, 738 AM. It's Gearbox. Gearbox. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
to Pilipinas 738. Ito po ang Gearbox. Ano naman yung kanta? Ano naman yung kanta, Eric? Cap and DJ Nana. Hindi, narinig ko na yan. Kathy Dennis? Ayun, Kathy Dennis. Ano ba yan? Ano ba yan? Parang nare-recall ko sa kabataan ko yun eh. Marami mong kilalang theme song yan. Nax. Oo? Ganun? Ikaw din ba, Eric? Ako! Theme song daw, ano? Ikaw din pala. Text ko nga yun, tatanong ko, ikaw ba yun? Magandang hapon po sa inyo lahat. Welcome back to the show. On the show with us today, mula sa Pilipinas Shell Foundation, ang kanilang executive director, Sebastian Quiniones, and Program Manager Marvi Rebueno Trudeau. Magandang hapon po. Welcome to Gearbox. Magandang hapon, Eric. Magandang hapon, Eric. And Cap. Si Nana, oo. Alam ng mga tao po, kilala ang Shell obviously as fuels, ano po, with the fuel save technology, yung Shell Dynaflex technology, mga naglilinis ng makina, walang para walang mga gunk. Yan ang mga gunk na nahihipon. At mas efficient yung inyong takbo, no? At mas fuel, aside from efficient, mas maganda yung takbo na sasakyan nyo, hindi po pugak-pugak. Pero lingid sa kaalaman ng marami, there's also a foundation is helping out communities around the Philippines. Can you tell us about yung Shell or Pilipinas Shell Foundation? Apo. Okay. Ako na muna. Okay. Sige, ang Pilipinas Shell Foundation po ay 37 years na in existence. So, August 19. Kailan ko pala yan? Ma, matagal na rin kami. Hindi na ako magkohome. Ang laki naman ang tinanggal mo dun. okay na yun kay Sir Baste. Ang unang Pilipino chief executive ng Pilipinas Shell Petroleum Corporation, si Cesar Buenaventura, ang nagsimula po ng organisasyon na ito. And nung panahon na yon, ang kanyang layunin ay really tumulong doon sa mga out-of-school youth at saka po yung sa mga farmers. Mm-hmm. So, yung unang mga programa po ng foundation ay skill, yung tinitawag na skill, sanayan, sa kakayahang industrial, at saka saka. Ito naman yung agricultural part naman na yun. So, yun po yung focus areas yun nung simula. Mula nun, so dumadami na yung mga gawain. Nag-focus na rin dun sa kung saan man ang may planta ng Shell. So yung area. Yung area kung saan na may operation ng Shell. Kagaya ng Batangas, marami kaming operasyon doon. Pandakan, lately ay Palawan, nung pumasok na yung Shell Philippines Exploration. At saka dun sa Mindanao, North Mindanao Import Facility sa Cagayan de Oro. So dun ang mga areas ngayon na kung saan kami tumutulong bilang kumpanya para we are good neighbors, kumbaga, dun sa lugar na in-operate namin. Nakita ko nga po sa website, some of these programs tumatakbo since 1982. Opo. And are still ongoing up until today kasi nakalagay to present. So it's been a long-standing commitment by Shell with the community. Opo. Yes. And now, nabanggit niyo po kanina, no? It's interesting kasi nabanggit niyo kanina, yung saka, tama po ba ito? Ito yung Sanayan sa kakayahang agrikultura. Yes. One thing I saw here, isang programa under this is yung Rebel Returnee Program. Mm, yes. Ano? And Rebel, when I say Rebel, I mean yung mga ano po, NPA. Ano? NPA. Now, the reason it caught my attention po is because how successful has this been? It's been going on for such a long time. How many na po ang, kumbaga, inaibalik nyo na sa society ng mga former rebels? Actually, ang nangyari ay yung gobyerno yung merong programa nung returnees. Kaya lang, anong gagawin natin dun sa mga returnees kung hindi naman natin mabibigyan ng sapat na ayuda so that they can continue to live a better life. Parang hanap buhay po. Hanap buhay. At karamihan sa kanila ay nandun sa bundok, di ba? So, kailangan sa pagsasaka o sa skills program. Over 6,000 na ang taong na tulungan namin dito. Wow. Pero hindi lang doon sa mga rebel returnees. Kasi nag-umpisa nga doon yung konsepto at naitulong, nabigyan ng mga tulong sa mga farms nila kung paano sila magiging farm entrepreneurs. Pagkatapos, nung lumalago na sila, naisip na rin na bakit agriculture lang? Bakit hindi lagyan na ng skill program? Bakit hindi bigyan ng mga tech book na pwedeng makabigay kaagad ng trabaho sa mga rebel returnees? Kaya doon po nag-expand yung programa din. Magmula doon napunta na sa
bakit hindi natin tulungan yung mga anak ng mga public transport drivers? Bakit hindi natin tulungan yung mga nasa Shell station? So, marami ng aspeto ng pagtutulong sa pagbibigay ng techbook na naibigay para matulungan nga ang mga youth na mag-grow substantially in their careers. Mm-hmm. Yung iba naming nabigyan na mga nasa, tawag namin dito, gas mo bukas ko. So, yung mga tumutulong, yung mga gas boys, mm-hmm. na binibigyan ng mga training para maging supervisor dun sa service center, mm-hmm. or maging station manager. Mm-hmm. So, marami na kaming natulungan na napopromote. In fact, dahil ang kagandahan sa mga programa ng Shell, hindi namin sila, yung iba pag binigyan mo ng training, dito ka muna sa amin. Mm-hmm. Pero wala kaming ganong ano. So, yung iba nag-abroad, yung iba so maraming mga natulungan na hindi lang naka-progress dun sa career nila sa Shell, kundi nakalabas din sa iba sa Pilipinas, dahil lahat ng mga programa namin ay TESDA certified. So, nabibigyan ng NC2, nabibigyan ng mga accreditation. Nagkukwalify na sila dun sa mga trabaho. In fact, meron kaming dalawang mga una naming mga scholars. Na, yung isa naging country manager ng semiconductor company din sa local. I forgot the name now. Basta, may over 1,000 employees siya, semiconductor. Company. Meron din isang car manufacturer na dahil natulungan siya, gumawa rin siya ng foundation doon sa giving back. Paying forward. In fact, yung mga scholars ng Shell, na tinatawag nilang scholars ng Shell, gumawa sila ng grupo para meron din silang maitulong. Ang galing sa, hindi nila binabalik kasi hindi naman kami humihingi ng kapalit. Pero nakakatulong sila sa iba kasi sila mismo may mga scholars na, may mga programs na sila na nakakatulong sa mga komunidad where they are. Napakadaming buhay ang nabago. Talaga. Ngayon po nung nabanggit niyo po Sir Basten, nung una po dalawa lang yung programa or categories ng programa. Pakikwento po na kasi kanina tinitingnan po natin yung listahan. Listahan na po talaga eh, no? Opo, pwede niyo po kami bigyan ng overview of the things that the Philippines Shell Foundation is involved in terms of yung categories of yung the kind of help that you do. Sige, Kap. So, kanina, pinag-usapan natin yung mga scholars and that. So, yung sa category naman yun ay mga for them to become better in life, livelihood. Yeah? Ang other areas na we're in now, education. So, sa ngayon, we also tied up with Dado Banataw sa PhilDev. Yeah. Okay. So, we also provide scholarships. Ito naman yung STEM. So we want, syempre, ang importante para sa Pilipinas ngayon, STEM na training, ano? Science, technology, engineering, and math. So we work with Dado Banataw on the education part on that area. We also have health and safety. So obviously, napakalakas ng Shell. Alam niyo naman, pagdating sa safety, we do a lot of things there. And in terms of health, we have movement against malaria, which is funded by the Global Fund, where we're eliminating malaria din sa country. The next is, of course, environment. We're trying to, in terms of plastics removal. So we're tying up with groups like Green Ants, which make plastic bricks and the like those, so which we can put in the various areas as construction material. Okay. And then finally, of course, energy. Shell is an energy company. And so what we do is that for the areas where we can put in a combination of solar, wind, pico hydro, and diesel so that they can have 24/7 power. Mm-hmm. We provide that in many communities. We're now at our fifth community in Palawan area. We're expanding expanding to 11. Secretary Cusi wants us to do some also in Mindoro. So we're doing all of that. Mm. We call it the enabling power of energy. Okay. So yun yung limang thematic areas. At sabay-sabay po nangyayari to. Lahat po dito may mga programa kayo na kumbaga umuusad bawat area. Apa. Okay. Hindi sila masyadong busy. Nandito po kami to serve the underprivileged and disadvantaged in society. Mm-hmm. Napaka-interesting po yung kanina po pinag-uusapan natin bago po tayo mag-on the air, no? Yung
yung mga komunidad po na pinupuntahan nyo, yung tinutulungan nyo po dun sa enerhiya nila, ito po yung mga walang kuryente. Opa. Off the grid. Off the grid. Off the grid. So, hardest to reach. Ano pong klaseng, ano, ngayon nga po, since natutulungan nyo sila to give them energy, to give them electricity, ano pong klaseng pagbabago sa pamumuhay nila ang nakita nyo? Okay, Marvi, come. Yung before and after, kumbaga. Okay. Just kasi, to give an idea kasi, to people, no? So, pag iniisip mo, wala silang enerhiya. So, nakasulok sila, bumibili ng kerosene, at ang lalayo ng mga lugar na to. Merong isang lugar na we have to do 11 river crossings para maabot namin sila. Wow. 11? 11 river crossings. Wow. Meron namang isa sa Linapakan, 4.5 hours on the boat kami na kailangan pumunta. Tapos, never silang nakatikim ng kuryente. Mm-hmm. Nung first time naming binuksan yung kuryente sa kanila, may mga umiiyak. Oh. Meron talaga... When was this po? Nag-umpisa kami ng 2014. So just very recently, no? Mga 5 years ago. Meron na kaming limang communities. And going to 11. And meron kaming ongoing kasi na anim na ginagawa right now. Mm-hmm. So at the end of the year, merong maging 11 na communities na yung mabibigyan namin ng power. Mm-hmm. Anong size ng mga communities na to? Like, anong population? Pwedeng 50 household, okay. 75 household. Yung pinakamalaki namin actually was 75 household. 75 household. Pero yung sa kalakwasan, which is the Batak tribe, 36 household ang nabigyan. Mm. At yung mga bata, first time mong binuksan ng ilaw, suddenly pwede na sila maglaro sa basketball court. Alam mo, yung mga politician na nabibigyan ng basketball court yung mga ano, pero ayan, first time yung mga tatamaan dyan, ha? Nakapaglaro ng ano, yung mga nanay, tinatawag sila, but you know, suddenly may light. May light na, so, oo. Tapos hindi na patintero lang yung lalaro. Oo, correct. Yung mga teacher said na kakatulong sa pag-aaral kasi now the students were now studying at night. At night. So, kompleto ang kanilang mga homework. So, pero ang pinakamaganda, I think, is naayos yung livelihood. Hmm. Yung mga boatmen na de kamay dati, ngayon naka-planer na, naka-sander na. So, puro may tools na sila. So, mas mabilis nang gumawa ng isang boat na kesa sa... Yung ginagawa nilang tatlong buwan, in one month, tapos na. So, mas efficient. Mas efficient. Productive. Tapos nagkaroon ng mga, maraming mga sari-sari store, nakakapagtinda na kasi ng ice cream. Oh. Wow, yellow. So, yung economy, yellow community. Oo. Maganda. At yung, ano, yung mga fishermen, dahil may yellow na, mas maganda na yung kita nila kasi mas fresh. Oo, hindi na nabubulok yung isda. Hindi na nabubulok yung isda. So, pero ito, yung mga impact nung ilaw. Ang pinakamaganda, I think, is nung nalaman ng iba na ibang organization, yep. Biglang pagpunta namin, meron na silang sound system, meron ng malaking TV for the kids, meron, eh, ganun. As nung last naming punta sa isa naming site, merong nagbigay ng 30 na tablets. So now the kids who have never seen a computer before ay gumagamit na ng tablet sa kanila. Ano, eh since yung Globe at Smart nang bigay din naman ng Wi-Fi. So sila nakakapasok na sa internet for their researches. Yung teachers tumutuwa because now they can say ito ang itsura ng Niagara Falls. Di ba? They can just look for it and they see it na gumagalaw na, di ba? So you can imagine yung change. That's true. On the ano, baka mas mabilis pa internet doon kaysa dito. Makalipat na. Sila 24/7. Nakakatuwa. Wala silang brownout at all. Yeah. Pag pumapasok kami nga in terms of ginatawag na access to energy, we make sure na yung kompleto. May battery powers, may diesel din para siyempre intermittent kasi ang solar and wind. So, para sigurado sila may 24/7 na kuryente. Ano pong source ng pinagkukuhan na ng kuryente? Is it solar? Solar. Sometimes wind. May wind. Sometimes, kung sometimes maganda, Pico Hydro. Yung 11 River Crossing, so, Pico Hydro yon. Ano po yung Pico Hydro? Uh-huh. It's a very small hydro power na dahil
May tubig. Saan po nilalagay yan? Sa ilog po? Sa ilog. Okay. So, yun nagbibigay. Na may turbine din. Oo, yes. So, yung 11 na ilog na tinawid nyo, yun ang in-harness namin. Yung galing naman. Diba? Tapos yun nga, base po doon sa kwento nyo, so, halimbawa, kung solar man or wind or pico hydro, kung sakali mang humina ang alinman ditong energy source, magki-kick in naman yung diesel generator. May batteries. Na may to charge a battery. Yeah. Only to charge the batteries. So, okay. So kung kailangan lang, hindi rin siya palaging naka-on. Hindi mo talaga kailangan. Ito yung parang last resort. Okay. Diba? Okay. So nung one time, after one year, tinanong namin, ilang litro ng gasolina nang nagagamit nyo sa isang taon? Sinagot kami ng 20 liters. Oh, sabi ko, God. walang return sa Shell. Kasi na bumili. Hindi bumili ng krudo. Kasi yung sistema nila is so good na... So efficient. Tsaka... Na kayo nag-build. Diba? Ang maganda dito, nasa opisina kami, namo-monitor actually namin sila. Nakikita namin sa internet. Ano yung production? Ano yung consumption? At kung nag-trip, kunyari, nag-trip, nakita namin, tatawag kami, bakit nag-trip? Diba? Sinong nag-ano? Tapos malalaman namin, kasi nag-try sila magamit ng welding machine. Diba? Yung mga ganon. Pero, I think, dahil tinuruan naman namin yung mga tao na mag-maintain, so yung maintenance na ituro, yung kanilang, at syaga naging cooperative sila. Sila mismo ang nagpapaandar ng kooperatiba nila. Importante. And they pay for the power that they use. Remember that they were also paying when they were buying kerosene. At pumupunta pa sila sa pagkalayo-layo. Tatawid pa ng ilog. Ngayon, they just flick the lights. Ang convenience is there and they pay less than what they were paying before. So, I think to the communities talaga, ito has very big impact in their lives. Ang ganda po na sinabi nyo na it's a project that is able to pay for itself or enables the people to pay for it, no? Yes. Kasi po, baka iniisip nung iba na parang straight up danyos lang to, tulong lang to ng bigay lang. So yung energy po na nakukuha nila ay nakaka-enable sa kanila na makapaghanap buhay at sila na mismo ang nagpumupondo doon sa pagpapatakbo ng umiikot na siya, self-sustaining na ika nga. Ang gusto namin po ay tinatawag na resilient na communities. Yun. So resilient in both kung may mangyayari and all that, kaya nila bumangon, but at the same time resilient in the sense na self-sustaining sila. And because of that, meron din kaming program na tinatawag na leadership enhancement and attitude development. Ito ay talagang one of the best programs na nagagawa ng foundation. Natuturuan sila kung paano nila i-harness yung kanilang untapped potential dito sa puso. Para sila din mismo ay maghanap ng paraan para kung paano gumanda ang kanilang buhay to make sure din na sustainable sila. Mm-hmm. Buti nabanggit niyo yun kasi I was curious about that. Dahil base sa kwento niyo, parang very cooperative ang community, very grateful. Kasi yung iba, di ba, minsan may dinodonate and then after a few months, sira na. Or ninakaw, yung mga ganon. Ito parang hindi, napalago nila, di ba? So curious ako kung before you set this up, kinausap niyo ba sila to get their commitment? Yes. Or was there like, this is your part and this is our part? Lahat ng programa actually ng Shell, ganun ang strategiya. Kailangan kausapin yung stakeholder, ito yung plano namin, ito yung ini-expect namin gagawin niyo at ito yung magiging responsibility niyo. Would you believe may mga communities na pagpapasok namin at sinasabi namin na kasama po kasi ang maintenance sa inyong mga responsibility, inayawan kami. So, nung first, di ba, nung pag-ayaw, atras kami, di ba? So, punta tayo sa ibang gustong mag-alaga. Nung nalaman ng mayor, galit na galit sila dun sa barangay kasi... Bakit tumanggi? Kami na lang sana nag-alaga. Curious lang ako, ba't sila tumanggi nga ako? Ano ba yung, intimidated po? Because sanay, I think yung mga community, sanay na dole out. So, eto, ngayon, pupunta kayo eh. Tapos sinasabi namin, sandali, hindi. Pag binigay namin sa inyo, aalagaan nyo. May trabaho ko sa part. Meron kayong gagawin para ma-sustain ninyo. Doon sila, medyo natakot siguro na, hindi, kayo na mag-alaga. Sabi namin, paano naman, hindi naman namin trabaho na
hawakan ito for the rest of the diba? So kung henerasyon niyo gagamitin ito, baka wala na po ako, wala nang hahawak ng titingin, kamay no? Diba? So kailangan ganon. So ngayon, nung nakita nilang nag-work na, ang daming nakapila na gustong kami rin. Diba? So right now po ba may waitlist? Especially in itong ganitong klaseng programa, yung empowering, literally empowering mga communities? No? Okay. Hindi, maraming sumusulat, pero kasi may criteria kaming linalagay. Ano po ba? Anong hinahanap nyo sa isang komunidad? Yung criteria would be na nandun sila sa liblib, hard to reach, kasi hindi na sila maaabot ng mga... Ng grid, ng cooperative, ng electric cooperative, nor would they be in the priority of the government. Kasi ang lawak ng problema. Kunyari, 60% ay wala pang ilaw. The government cannot do all of that. So kung meron as priority list ang government, hindi namin gagalawin yung priority list ng government. Pupunta kami doon sa hindi nila priority. Hindi maabot. So, and then, kailangan... Hati-hati, di ba? Kailangan, meron ang commitment na i-maintain nyo. Oo. Di ba? Bibigyan namin kayo ng training, bibigyan namin kayo ng ano, i-maintain nyo. Mm-mm. Kung hindi nyo di maintain, ba't kami magbibigay ng milyong-milyong worth of equipment. Correct. How do you prepare them, the community? Kasi hindi lang sa training technical yan. Like you said, yung attitude, yung leadership, yung gano'n. Oh, kasama yung humihingi din kami ng tulong sa kunyari sa organization ito, cooperative, humihingi kami ng tulong sa cooperative development agencies, di ba? Na natulungan kami na maihon sila towards cooperative operation. Pero I think it's more the engagement. Yeah. Every time nandun kami, ready na ba kayo dito? At first talaga meron din parang doubt. Mangyayari ba to? Parang isa na namang project to na... Parang imposible kasi yun nga. Solar, kahit si Metro Manila, madala kang makakita ng establishment na utilizes solar power. Oo. Tsaka kung habang buhay na, buong buhay nila, walang kuryente. Walang kuryente, parang bakit nga? Earth-shaking talaga yung moment na yun siguro. Naiiyak ako siguro, ganun nga talaga. Diba? At saka hindi lang sa bahay ha, we also put up sa street lighting para dun sa areas. Sa public areas. Then also the schools. So meron churches. Din doon. Churches nila doon. Kompleto. Pero tama po ba yung narinig ko sinabi nyo? Parang 60% po ng population wala pong access to energy. Yung tama po ba? Ano bang data ng foundation po? Alam namin, meron pa tayo mga 60% of the population in the rural areas. In the rural areas. 60% areas of the population in rural areas do not have power. Or they're off the grid. Parang ganun. Oh, wow. Malaki-laki yun. And a lot of Filipinos, especially living in Metro Manila, hindi natin na-realize yun. Because we've lived with electricity all our lives. Ayaw, maangal lang pag walang wifi. Kareklamo na. Oy, wala yung cable! Ay, pero matutuwa ka. Pagpunta namin last time, nakita namin may mga satellite dish na. Dilipat na talaga tayo. You can imagine yung level of communication na itaas, yung, di ba? Sobrang dami. Talaga yung antas ng pamumuhay nila, yung nabago. Umangat talaga yung level, obviously. Talaga. Yung quality of life, gaganda. Correct. Na ice cream na sila, I'm sure. And education. Ice cream na, okay na ako eh. Sigurado. Speaking of education po, I'm sure maraming listeners interesado dito. You guys have scholarships. Ano po bang, ano po bang linya ang nabibigyan nyo ng scholarships? Sa ngayon, currently nga ngayon, we're doing a skill activity sa Batangas area, sa Talim area. So ito yung plug naman for those that are in the Talim area, Tabangao, Ambulong, Libo, and Malitam area in near Batangas City. So this is where we're getting, we're tying up with, again, one of the universities there, LPU. Mm-hmm. And what we're doing is that Lyceum of the Philippines, you know, we're doing, we have programs for how do you call this, yung sa mga bartending, yung mga ganung klase, the stuff done. Then there's also some for welding and the like. And in fact, we're also working with drug surrenderies. So we just signed a covenant with the police doon on how to assist the drug surrenderies or rehab. Okay. Mm-hmm. So may skill programs kaming sila mag-undergo
kasama doon yung lead, mm-hmm. yung leadership. Yeah. So plus a some of them are 3 months, some of them are 6 month vocational programs. Pero all tests are certified po. Of course. Mm-hmm. Yeah. Okay. LPU is a very, very good provider for the stuff there. And then we signed it up also with the various communities. Mm-hmm. So business owners like the Ababaos of the McDonald's group, you know, so they have a number of McDonald's franchises done. So they're committed to take in our scholars. Mm-hmm. There's other groups, Monte Maria, for example. Yeah, that take on our scholars and like that. So hindi lang po scholarships, but tinutulungan niyo silang humanap ng trabaho. Yes. Kasi turuan niyo sila, then saan sila pupunta? Mm. So again, we believe in Shell, yung complete package. Oh. Holistic. So mula ng siyempre mula pag screening, pagtulong, you know, with partners, and then after that, kung saan sila pupunta para maging productive members sila of society. Now, speaking of screening po, anong mga requirements kailangan para kasi we're nationwide, mm-hmm. So baka may mga taga Batangas na nakadinig po sa inyo, no, sa may talim nga area. Ano pong kailangan i-submit? Ano bang requirements para makapasok? Interesado silang lumahasin. At saan magsasubmit? So dun, sa ngayon, meron din kaming Facebook page, no? Ano po yung Facebook page natin? Pilipinas Shell Foundation Talim. Yeah? Okay. Yeah, tingnan nila doon, may nakalagay doon na criteria kung paano sila, kung saan din sila pupunta. Mm-hmm. And then after that, kung ano mga kailangan i-submit. Remember, very, very basic lang ang kailangan kasi remember, we're targeting out-of-school youth nga. Eh. Mm-hmm. So, hindi na nila kailangan mag-diploma or anything like that. Ang gusto namin ay sila pumunta doon na ang nasa puso nila. Yung attitude. Nila na gusto nila magbago. So, syempre, may letter of introduction obviously from the barangay para sa at least sigurado namin kung sino-sino itong mga taong ito. Saka nataga doon sila. NBI pa po ba yan? Ganun? Ay, hindi naman. Basta kun lang, diretso lang from the barangay itself. Kasi alam namin na yung mga barangay, sila ang nakakakilala ng mga tao nila. That's true. Wala nang mga ITR transcript. Blood sample. Focus po namin yung out of school. Yeah, out of school and you did that. Okay. Kasi itong mga skills na to, like welding, may kaibigan ako pumunta ng Canada. Mm-hmm. When he landed, meron siyang blue-collar job na nakuha. Parang desk job. Pero nung lumipat siya, dahil mataas naman sweldo ng welder. So, mm-hmm. just FYI, you know, ang laki ng bayad sa ganitong klaseng mga skills. So, kung interesado kayo to shift careers or to start a new one, mm-hmm. ito, subukan nyo yung scholarship. So, right now, yun po sa talim ang tumatakbong scholarship, or are there other in other areas? Yun. Yung sinasabi kanina ni Bastena, yung sa Field of Scholars, yung sa Science, Technology, Engineering, and Math, that's ongoing. Nagkaroon na tayo ng ilang graduates? Ilang graduates? Ang kagandahan, yung mga graduates namin have actually been the top notcher in the electrical engineering board. Galing. Diba? Ganun, maraming summa cum laude, maraming achiever. So hindi lang din po to vocational. Ito yung four-year course. Four-year courses. Four-five-year courses. Mga engineering schools. Uh-huh. So isa yon. But I think one of the most recent na inilaunch ng Shell, ng Pilipinas Shell dito sa Pilipinas is the Nextplorer. So ito Nextplorer is a program which teaches the grade 7, 12, yung mga nandun sa yung pupunta na ng college to have critical thinking. Mm-hmm. Mm. So nung summer, ang daming 24 ang naibigay na mga batches na nabigyan na ng training schools ito, around the country. 24 batches to. 24 different batches. Schools in around the country. 24 individuals. Batches to. So, natuwa ako kasi parang they were given a way to digest the ills of their society or the problems of their society
and then find a solution to those problems. So sila mismo nag-present, mm-hmm. ito yung problema namin, may problema kami sa tubig, mm-hmm. yung anong gagawin namin, maraming mga innovations na lumabas. Mm-hmm. So, at saka crucial po ang edad na to, no? Ano, bali mga anong ages to, roughly, yung mga 16 to 18. No? Great sales. Yung mga papasok na ng very important to, na meron silang ganong awareness, no? To go to STEM kasi yes. napaka-importante pumunta ng STEM courses. So gusto naming ma-encourage na pumunta sa STEM. Bakit po? Because ang Philippines is a growing country. And if you don't have all of these who are, you know, engineers and mm-hmm. napunta na lang ng punta ibang sa labas, bansa, paano naman tayo? So you need to produce so that nandito sa atin ang talents, di ba? Otherwise, kawawa ang Pilipinas. Nahirapan na tayo sa brain drain. Mga doctors natin na lumabas. Mataas pa po ba? Base sa data nyo po, mataas pa po ba incidence ng brain drain? Kasi dati pa lang pinag-uusapan na yung ganyan. Actually, I don't know. Mm-hmm. I don't know the ano. Pero alam mo na kailangan ng Pilipinas ng more talents in this field. Okay. Otherwise, madedrain yan kasi magagaling ang Pilipino eh. Talagang hinahanap ng ibang bansa. Correct. Na ano, pagkatapos nating ma-develop, talagang binibigyan ng malaking sweldo at syempre. So paano yun, ma'am? Meron bang agreement with these students na you can't leave the country, you have to serve the Philippines? No. Wala pa rin. I think kasi sana lang ma-develop na lang yung pagmamahal sa bansa. Oo, sana lang ma-develop nila yung pagmamahal. Actually, maganda rin kasi yung ganun, you know? Hindi mo naman pwedeng mapuwersa yung tao. That's true. Tama. Parang, which also shows how perhaps sincere the kind of help that they're giving. At tumutulong lang. Tulong talaga. Walang kapalit. Walang agenda na, hindi, gusto namin, amin to eh. Walang ganun eh, di ba? Very nice. Is there a favorite po between you guys? Kayo po, unahin ko lang. Sir Baste, ano pong pinaka-favorite yung program, the one that's closest to your heart? Well, probably, of course, access to energy. Mm-hmm. Now, why is that? I was the one who was instrumental in setting up the very first one in Palawan, in Kalakwasan. And I really like the part about when you go to these communities, yung mag-inject kayo ng high technology na into an area. Obviously, we were a bit worried kasi the Batak tribe, so this is an indigenous people's tribe. So how far do you go into yung pagpasok mo ng high technology into an indigenous people? Mm-hmm. And will it destroy yung kanilang kultura? Mm-hmm. So we found na no, you can improve yung kanilang livelihood by having these new things into the system. While at the same time, they can still keep their culture intact, no? To a certain extent, ano? Na where, and they can improve, no? So access to energy ang aking paborito. Po. Was there a resistance po? Sorry, was there a resistance po dun sa indigenous people? We don't know. No. They welcomed again, it. Imagine mo, before, kerosene or you know, very dirty lamps sa gabi, di ba? Honestly, hindi na kayo makahinga doon sa malit na bahay ninyo. Oo, kasi itim yung usok nun eh. Then all of a sudden now, you know, clean energy. Let there be light. Okay. Ma'am Marvi, your favorite program? Malaria. Movement Against Malaria. I started the program sa Palawan in 1999. Yeah. Wow, so 20 years kami next year. Wow. Congratulations. So, yun, when we started sa Palawan, ang dami pang, unbeknownst to marami, na marami pang provinces sa Pilipinas meron ding malaria. Mm-hmm. At nung ginawa namin yung programa sa ano, medyo hirap kasi people did not know kung saan ang gagaling yung sakit. Uh-huh. Kung ano-anong iniisip nila, lahat mali. So kailangan na massive yung aming education or re-education sa mga tao. Mm-hmm. Tapos namigay ng kulambo. And ayaw gumamit ng kulambo. So, hirap ako doon. Bakit daw po? Outside the kulambo eh. Hindi, mainit daw. Ang daming rason. Pero kailangan turuan na dahil ang malaria mosquitoes are night biters. So, kung kailan kasagsagan ng tulog daw sa kinakagat, kailangan maprotektahan ka. Mm-hmm. Sabi mo, kung karami namamatay nun? Tsaka, sobrang daming namamatay. So, nung time na yon, nung pinakita sa amin yung datos, parang 3,000 people are dying. Every year? A year. Wow. Tapos, ano po bang mortality rate ng malaria? Ngayon, 1.
Oh, di ba? For the old country. Wow. Okay. Sa datos ng Department of Health, kasi ang inaano lang nila is confirmed malaria. Mm-hmm. Di ba? I think yung confirmed death, confirmed talaga na malaria is 195. Pero iisipin mo, wala naman silang pang-confirm. Nung time na nag-uumpisa kami, mm-hmm, walang pang-confirm. 414 na microscope meron ang Palawan. So, kasama sa ginawa ng Shell, ang maglagay ng isang microscope sa bawat barangay. Mm-hmm. So, para mahanap namin, ano ba talaga ang totoo? Mm-hmm. Kasi pag dati, pag pinag-uusapan mo ang Palawan, sasabihin nyo, malaria yan. Pero gaano pa talaga kalaki ang problema ng malaria? We don't know. Kasi lahat, walang datos. Mm-mm. Lahat, pag ikaw nagkalagnat lang, minamalaria ka na. Oo, haka-haka so, na lang. Ano? Yung number at the time was 78,000. Pero hindi mo alam kung alin yung totoo at hindi. Alin ang malaria. Oo. So, naglagay kami ng microscope and microscopies in every barangay. Nung after 3 years, nalaman namin 40,000 ang kaso. Oh my goodness. Mataas pa rin. Mm-hmm. Mataas pa rin. Pero nakita ng Global Fund at ng WHO kung gaano kaganda ng programa. And so they said, mag-apply kayo ng grant outside para ma-replicate itong project na to, mm-hmm, sa labas. Mm-hmm. Diba? Dahil meron pang 58 provinces na may malaria, gawin na natin itong something na ano. So yung umpisa, nabigyan kami ng $14 million. Tapos napakita namin na panapababa namin. Mm-hmm. Tapos binigyan ulit kami ng $38 million para nationwide na yung program. Implementation. At, diba, kasi ang ganda ng relationship between the Department of Health, mm-hmm, who leads this program pa rin. Sila pa rin. Kami supporta lang naman talaga. Pero, dahil doon, at the end of last year, meron ng 50 provinces out of the 81 who have been declared malaria-free. Galing. Wow, malaria-free. 27 provinces have reached zero. It takes 5 years bago sila ma-declare na malaria-free. Malaria-free. So, so last year, may apat pa. But this year, dalawa na lang ang nag-re-report ng malaria. Mm-hmm. And that's Palawan and Sultan Kudarat. At sa Palawan, sa haba ng Palawan, yung norte ng Palawan, wala nang malaria doon. Mm-hmm. Nandun na lang sa southern part, mm-hmm, ng Palawan. Balabac, Batarasa, kung naririnig niyo itong mga to, nandun na lang ang malaria sa Palawan. So, hindi ito makaka-apekto sa tourism, for example, kasi nalinis na ang karamihan ng Palawan. Pero kasi ngayon po, ang catchphrase po ngayon, dengue naman, di ba? Pero ang carrier po is basically the same, di ba yung mosquito? Is that something naman you're looking at also, maybe? Medyo, the same way na natalo niyo yung malaria? Medyo mahirap yung dengue kasi ang dengue is a day biter. Day biter naman. Tapos, ang mosquito ng dengue kasi na nabubuhay sa kahit na anong stagnant water. So, kahit na Coca-Cola cup or soda cup, di ba? Pag may konting tubig doon, pwede na yun. Pwede na yung pag anong dengue anong mosquito. Ang malaria mosquito grows, thrives in slow-flowing clean water. So, magkaiba yung... Kailangan malinis. Oo. Picky. So, maselan. Maselan na lamok yan. Pero, kaya nangyayari na, di ba, ang saying ay, where the road ends, malaria begins. Kasi, yun din yung pristine environment na gusto nila. So, densely forested areas, malinis yung ano ng... Kaya, isa sa mga ginagawa namin is pinapadaloy namin yung tubig. So, mabilis. Pag may nakita kaming slow-flowing, lilinisin namin para madumalo yung tubig. Diba? So, yun yung mga ano. Ang dengue is something else. Kailangan nating lahat, hindi lang isa, lang government. Lahat tayo maghanap ng tinitir. Standing water. Kasi, pag sa bahay mo, meron kang flower vase na hindi mo linilinis, that would be the source of the dengue in your community. Mm-hmm. Diba? So, lahat. Hindi lang... So, mahirap ayusin ang dengue. And I sympathize with the government. Kasi, kailangan na dito, hindi lang isa, kundi lahat ng That's Pilipino. True. Lahat ng Pilipino tumulong. Oo.
magtrabaho para dito. Ano? Okay. Now, how many programs are running po right now under the Pilipinas Shell Foundation? We have 38 in total. 38? Lahat po yan, ongoing? 38? Small. Big and small. Big and okay. small. Now, obviously, we can go through all of them. kung gusto pong ano, mga tao man nakikinig na i-research o puntahan, alamin kung saan sila pwedeng pumasok, ano po bang website mapupuntahan nila or kanino sila pwedeng tumawag para sa mga detalye? Meron website. Well, we normally do not, hindi kami, well, maybe we don't brag enough. Ano? Hindi kami masyado nagbubuhat ng aming sariling bangko. At saka yung aming lugar kung saan kami pumupunta, mm-hmm. ayun nga, tumutulong kami dun sa areas na wala masyadong, hindi nakikita ng karamihan. Kasi uh-huh. yun nga gusto namin mapuntahan eh, disadvantaged, mm-hmm. underprivileged. So, but if you're there, how will they know that you're there? In this areas or malaki po ba yung information campaign niyo pagdating para at least alam ng buong community? Well, like in Palawan, we work with the provincial government, with all the local communities and the like doon. Kung mm-hmm. kung doon sa Palawan na mismo kung saan pinakamalaki ang issues ng dengue, ay kilala talaga ng kaming lahat kahit saan liblib. Mm-hmm. Kasi we're there to help them. Okay. Doon sa mga areas again where we operate, like in the Talim area, NMIF, and that, we're very close with our barangays, our frontline communities, where we provide livelihood, where we train them mm-hmm. on even the scholarships po, talagang area specific. The scholarship? Uh-huh. No. Well, not the field dev. The field dev scholarships is nationwide. So paano po sila like something like that, yung mga estudyante na hikinig po interesado mag-apply. They should just go to the registrar. The schools. Yeah. Okay. Because we don't really run it. Okay. Diba? We fund it, but we don't really run it. And they go to the registrars, and the registrar will tell them that, you know, syempre, meron din kaming criteria for the schools na binibigyan. Dapat may laboratory sila. Mm-hmm. Dapat, kasi, you know, you cannot create or you cannot build a very good student kung walang foundation gamit. Po, ano? Oh, walang gamit. Mm-hmm. So, hinanap namin yung mga eskwelahan na kumpleto, merong mga kurso na gusto namin, mm-hmm. at merong mga laboratory, may matinong mga teachers. Mm-hmm. It is not only... Meron po bang hindi matinong teacher? Ano po ba school yung mga yan? Parang loaded yun. And mukhang kailangan po ng isa pang episode. Parang may na, ano ba? Yun ang gusto ko malaman mong part. And it's not only the usual culprits like UP. Again. So we really want to go nationwide. Mm. Sir, culprit? Pinanang galing ka. Ako din eh. 7602532. Wait, alam na. Siyempre, memoriado. Registrar, and then, but other information po ba? Yung Facebook page lang, pero sa Talim po yun, ano? Meron sa shell.com. Yeah. www.shell.com.ph. Meron nila, nakalaki yata under sustainability. Yes. No? Yung yep. ano nila. Yes. Makikita nyo po yung mga programa ng Pilipinas Shell Foundation doon. Ayun. Maraming salamat po. Is there anything you want to announce just in case mm-hmm. Regarding a program that's running or oh. talagang, I mean... Para sa mga hindi maayos na teacher. Ano subject ko ba yan? Huli ka. Huli. Is there anything we left out? Kami na yung pakihugot. Well, I think, you know, for Cap Eric and Nana, thank you so much for allowing us to, you know, nagbigay man lang ng konting kaalaman tungkol sa Pilipinas Shell Foundation. Again, hindi kami marunong magbuhat ng sa aming mga sarili mga bangko. But yung totoo lang naman, sinasabi niyo. Totoo naman yun eh. Pero sa yung mga, for this opportunity, nandito kami, really, again, as I said, you know, purpose ng aming foundation, yung chairman really wanted, you know, to help the underprivileged and disadvantaged in society. So lahat kami ay buy into that purpose. Nandito kami to help in making it happen. Yung aming mga programa ay very, very well thought of mm-hmm. and how the impacts are very great. As you can see, with the malaria program, we are globally recognized. Yeah, we're really making something now. Imagine nyo, this is one of the sustainable development goals that we will achieve. The country will surely achieve this. So because of the fact that we are excellent in program implementation ito. So, nandito kami para tumulong para sa bansa and makaasa po kayo na
for the next years, as long as we are around, we'll make the difference. Well, sir, ma'am, you're doing an excellent job. Keep up the good work and more power po. Our guests today from Pilipinas Shell Foundation, Baste Quiniones and Marvi Trudeau. Marami we will salamat. Take a quick break at 6:09. Oras atin sa atin ang Suzuki's The Real Deal promo. Avail of the Sias GLMT or manual transmission for only 10,000 pesos all-in down payment while 18,000 pesos all-in down payment for the Sias GL Automatic. But wait, there's more. Get your Vitara Turquoise GL for only 40,000 pesos all-in down payment. This is definitely the real deal you surely cannot miss. Go to your nearest Suzuki dealership now and inquire about these irresistible promos. For more details, visit suzuki.com.ph. Suzuki Way of Life promo extended until September 30, 2019 per DTI FTEB permit number 12145 series of 2019. Para makaiwas sa sakit tuwing tag-ulan. Isa sa mga pinakamadaling paraan upang makaiwas sa sakit ay ang pagkain ng masusustansyang pagkain. Una na dito ay ang mga pagkain mayaman sa vitamin C na gaya ng kamatis, bayabas, citrus fruits at mga berde at madadahong gulay. Ito ay makakatulong na mapalakas at mapatibay ang immune system. Ang mga pagkain may sabaw naman na tulad ng sinigang, tinola at nilagang baka ay mainam na panlaban sa malamig at maulan na panahon. Malusog at malakas na katawan, panlaban sa karamdaman ngayong tag-ulan. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas. Deng Get Out! Deng Get Out! Makiisa at makibahagi sa sabayang 4 o'clock habit laban sa dengue na inilunsad ng Department of Health. Sabay-sabay tayo man search and destroy tuwing alas 4 ng hapon para Deng Get Out! And I would like to urge the public to follow suit. That's what we have done. Wala po tayong gamot, wala tayong bakuna. So talagang ito lang ang tungtanging pamamaraan sa ngayon na pwede natin gawin para maiwasan ang pagkalat ng dengue. Maging ligtas sa panahon ng dengue, isang mahalagang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Dengue Get Out! Dengue Get Out! Ang kita, ang kita, kita, ang kita. The Nigo Show for all. Learn and be inspired mula sa mga successful Filipino entrepreneurs na nagsimula sa maliit hanggang sa napalago ang kanilang kabuhayan. Kita ang kita. Kita ang kita. Talks about serious businesses, success stories, and useful information para maka-inspire at makatulong sa bawat Pinoy na nangangarap magkaroon ng sariling negosyo. Kita ang kita. Kita ang kita. Kasama si Wen Hidalgo tuwing Biyernes alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Cabinet Report. Bago matapos ang linggo, makinig sa magagandang pagbabagong nangyayari sa ating bayan. News and updates tungkol sa mga aktibidad ng gobyerno. Kumpleto, detalyado, ihahatid sa inyo. Cabinet Report. Bawat usapin sa sambayanan nakasentro. Bawat panayam, siguradong eksklusibo. Bawat impormasyon on the record. Kasama sina Asik Chris Ablan, JB Arsena, at Secretary Martin Antanar. Cabinet Report. Cabinet Report. Every Friday, 7 to 8 p.m. dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, 7-3-8 a.m. at PTV4 nationwide. Roundup ng mga most talked about na balita sa buong bansa. Sundan, pakinggan, clear. Pinatalsik na ni Duterte ang ilang opisyal ng dahil sa mga alegasyon ng korupsyon at madalas na pagbiyahe sa iba't ibang mga bansa. Radyo Pilipinas, news nationwide. Kahit on weekends, we keep you completely informed. Radyo Pilipinas, news nationwide. Kasama si Alvin Baltazar. Saturday, 7 to 7.30 ng umaga. Dito sa Radyo Pilipinas, 7-3-8 AM. Marami tayong maaring gawin para sa ikauunlad ng bayan. Mga simpleng bagay. Pagsuot ng seatbelt, pagpila ng maayos, pagbigay ng upuan sa nakakatanda, pagsunod sa batas. Madali lang naman, di ba? Simulan mo na. Gawin mo ang tama. May isisiwalat ka bang katiwalian sa pamahalaan o irereklamong serbisyo sa gobyerno o may gusto ka lang ihingi ng tulong? Itawag mo sa hotline ng serbisyo publiko. There is the 8888. I cannot stop corruption ang wrongdoings if you do not cooperate. Hotline 8888. You name the public official. Name his sins in that bulletin and I will
take it from them. Hotline 8888. We are all workers of government. Mahalaga sa pamahalaan ang kaligtasan mo. Kayo yung employer namin. Maging mapagmatsyag at maging bahagi ng tunay na pagbabago. Bayanihan, normal sa atin yan. Malasakit sa kapwa, matik yan. Ang mabibigat, gumagaan. Sa pagtulong sa nangangailangan, tayong mga Pinoy, laging handa. Serbisyong para sa bawat Pilipino at para sa bayan. Radyo Pilipinas, 738 AM. Pagdating sa pinakabago at mainit na trends, mapamotoring, teknolohiya o lifestyle man, isa lang ang programang dapat pakinggan. Gearbox. The latest products, in-depth coverage, reviews at interviews with the leaders and decision makers sa industriya. Gearbox. Dalawang oras na siksik ng impormasyon tungkol sa mga paborito ninyong sasakyan, gadgets at pati na rin mga pang-araw-araw na bagay that make our way of life just a little better. Gearbox. Hosted by Eric Depan, Cap Maseda Aguila, and Nana Nadal. Every Thursday, 5 p.m. to 7 p.m. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
civil and make it easy on me. Yan po ang ating tugtog. And ito po, a reminder from our friends mula sa Suzuki. Let's get real with Suzuki's The Real Deal promo available the Sias GL manual transmission. For only 10,000 pesos all-in down payment para naman po sa CSGL automatic, 18,000 pesos all-in down payment. Pero meron pa, get your Vitara Turquoise GLX for 40,000 pesos all-in down payment. This is definitely the real deal you surely cannot miss. Go to your nearest Suzuki dealership now and inquire about these irresistible promos. For more details, visit suzuki.com.ph. Suzuki Way of Life. Promo extended until September 30, 2019. Pretty TIX FTEB number 12145, series of 2019. Turn up the headlights. Turn up the headlights. Tumutok na sa gearbox. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Dun sa may mga pinagdadaanan, kung hindi kayo masyadong masaya. Hindi ah, happy ako. Nandito ako sa gearbox eh. Yun eh. Natawa naman ako. Hindi ka ba happy ka? Na nandito ka? Okay. So, yung mga medyo malungkot, no? Meron akong recommendation. Nood kayo ng The Saddest Show Ever. Parang mali. Parang lalo ako malulungkot, ha? Parang mali, di ba? Well, this saddest show kuno is headlined by stand-up comedy veteran, parang matanda, Mike Unson. Kilala niyo ba si Mike Unson? Yes, of course. Medyo minsan nakikita yan sa TV. Lumalabas siya sa Pepito Manaloto. Nag-front na rin yan for Rex Navarrete, for Rob Schneider, for David Sedaris. Siya nakakatawa talaga siya. Siguro mga 5 times na in the past couple of years ko napanood si Mike. Talagang nakakatawa. So itong saddest show ever, palagay ko eh. Hindi pala palagay. Sigurado ako, fake to. Parang may tema siguro yan. Hindi ba heart, parang heartache ba yung buong set? Or oh, okay, ako inisip ko baka siguro yan. Mahugot eh, no? Ganyan, oo. Mga past loves ni Mike. Oh, yung mga ano, mga masasamang teacher mo nung ano. Pero kapag ang over, no? Over pa din. Over pa sa kolehiyo, no? Gulat din siya sa sarili niya. Ma'am, maraming salamat. Pag hindi mo talaga. Oo, katuwa yung sharing nyo kanina. Pag talaga malalim, hindi mo makalimutan, eh, no? Yun ang highlight, eh. Oh, yun. So, baka si Mike Unson mag-share din ng mga hugot niya. Pero bukod sa comedy, eh, meron ding, pwede rin tayong mag-expect ng music, no? Oh, kasi, kakanta ba siya? Hindi ko nga alam kung kakanta si Mike. Oh, hindi ko maalala. Siguro, baka nakakatawa yung part na yun. Kumanta siya. Baka yun yung nakakatawa. yun, malamang, malamang. Kasi kasama din niya dito sina Ram Roque at ang mga musicians na sina Vanya Castor. Napapanood daw si Vanya sa Idol Philippines. Nandun din si Fiona and Presh. So, bukod sa tawanan, ay may... Oo nga, Fiona. Oo nga, no? So, bukod sa tawanan, eh, may kantahan. Sulit na sulit naman yung 200 pesos na ticket. So, The Saddest Show Ever is on September 13 at Cafe Libertad. Biyernes ba yan? Yes. Friday the 13th. So parang okay. Friday the 13th, go to the saddest show ever. Sad nga yan, wala pa sweldo noon, 13. 13. Hindi, weekend nagpapasweldo mo, 15 Sunday. Sabagay sa isang te, Eric Tipan eh. Araw-araw isa double day. Nadami na naman ako doon. 200 lang ang ticket. Oh, 200 lang. So, pwede ba? Pwede magtabi. Anong oras to? 6? Basta gabi. Okay, so, pumunta sila sa Facebook page ng Cafe Libertad. Cafe Libertad. Saan ang Cafe Libertad? Amor Solo Street in Makati. Makati. Okay, yeah. Alam ko sa Libertad. Libertad nga. Isip ko rin. Para magpalipas ng traffic, di ba? Mismo. Oo. Kung lalo na kung nag-work sa Makati, have some laughs and some drinks. Oh. And have some fun. Charge nyo kay Mike Unson. Wait, kasi kaya alam ko yung September 13. Kasi September 14, shameless plug. Ang FM2, may 80s and 90s party sa Rembrandt. Ooh. Kaya kung wala naman kayo sa Makati, dito sa QC, may 80s, 90s party. Ay, maganda yan. May pinag-uusapan nyo kanina, naririnig ko na parang ano? Something. Ah, nene, iba pa yun. Oo, dito yun, yung PBS, Philippine Broadcasting Service na anniversary. Okay. Pero September 14, may
80s, 90s party. Kung mahilig po kayo sa ganyan music, punta kayo, Rembrandt, dito lang po sa QC. And party with us. 14, September 14. Masisilayan ka ba namin doon? Andun ba si DJ Eric doon? Baka, baka. Oh, pwede tayo magkita-kita doon. So, naka-outfit. Ng 80s, 90s. With a hair. With a matching hairstyle. Baka dumating ako, naka-outfit ako lang. Anong, anong mga ganap doon, pare? Well, 80s and 90s mixing yung mga top DJs. Wow! Okay. So, abangan po niyo. Masaya yan, masaya yan. Kasi okay, the other day, may party kami. Puro 80s, 90s minimix. Okay daw, masaya. So, yun, no? If you're into that, punta po kayo. Or kung nasa Makati nga kayo, sa set ni Mike Unson. The night before. The night before. Ayun, the night before. Tama, the 14 nga pala kami. The night before. Friday. Gusto niyo makita. So, magkasunod ng mga gimmick yan. Saturday nga pala yung party namin, FM2 party. Mm-hmm. Okay. Next sa ating news. Okay, samantala, ano ba, kagabi ba? Nung isang gabi. Ayun. Martes. Oo, Martes. Nilaunch ng Mercedes-Benz Philippines ang kanilang bagong CLA. Ito po yung pinasok ng AutoNation Group na official official distributor ng Mercedes-Benz sa Pilipinas. Ang CLA, kung hindi nyo po alam, ay isang tinatawag nila itong four-door coupe. Ang CLA, alam mo ba yung sabihin ng CLA, pare? Hindi. Coupe Light A-Class. Yun. Yung matatawag doon. Nasa liksi ko lang, ganun pala. Light A-Class. Oo, yun, yun pala. Mukhang Grand Tourer yung likod nitong bagong CLA, no? Pero, four-door siya. So, medyo, may dun yung ano eh, may konting kakaiba eh. Diba? Mahaba ang hood niya, wide yung track, flared yung wheel arches niya. So, medyo very sexy, very sporty looking. Ani ng Chief Operating Officer ng AutoNation Group na si Francis Jonathan Ang, sabi niya, it's too big for a sports car, too sporty for a sedan, too special to fit into any category. Yeah, no? It's the only four-door compact coupe in its segment. Meron din ano, at isa sa mga bago dito, no, yung nito yung nakita natin yung Mercedes-Benz User Experience or MBUX. Mm-hmm. Ito ay isang intelligent na system which learns the preferences of the driver thanks to artificial intelligence. Dalawa ang 7-inch digital screens niya sa instrument cluster. Wow. At dun sa media display. Meron namang highly intelligent virtual assistant na pwede mo activate by just saying, "Hey Mercedes." Ah, Mercedes ang pangalan niya. Mercedes. Hindi pwede pati pangalan? Hey, Mercedes. Pwede rin. Maaaral niya. Maaaral niya. Parang ano mo. Parang gusto mong tawag sa kanya. Kasi may AI nga eh. Hindi ko lang kung pwede mong, hey, Eric. Ganun. Hey, Eric. Hey, man. You. No, hey, you. Hey, hey baby. Ganun. Hey, baby. Yan. So, maaaral niya ang boses mo at mabibigyan mo siya ng voice commands to launch, let's say, some mga apps. Functions. Pwede mong i-enter yung destination mo. Make a phone call. Choose music. Climate control, yung adjustment. Meron siyang natural speech recognition program na para maintindihan kanya. Mm-hmm. Meron may understanding kayo ng kotse mo. May Apple CarPlay smartphone integration na rin. So, siyempre, pwede na si Siri. Mm-hmm. Magselosan niya, si Mercedes, hey, saka si Siri. Oo nga, no? Paano kaya? Who's that girl? who's Siri? Excuse me. Ayun. Ang alam mo, very interesting sa Mercedes-Benz ngayon is, ito nga sinabi sa akin ni Mr. Ang, ano? Dati, ang pinakamahal muna na kotse nila, which is the S-Class, no? Sila yun muna nagkakaroon ng mga latest features. Ngayon, kung napapansin nyo, kayo yung mga nakikinig sa amin na medyo matagal na, inintroduce yung MBUX na pinag-uusapan nga natin ngayon sa A-Class pa lang. Yung A-Class ang parang entry level ng Mercedes-Benz. Mm-hmm. So, ngayon, pataas ang ano nila, pataas ang pag-introduce ng mga, ng mga features. Ganun ang introduction ngayon ng Mercedes-Benz, which probably reflects the kind of target market na gusto na. Kasi mga millennial, di ba? Yung mga bagong, let's say, na-promote, bata-bata, na gusto na ka-Mercedes-Benz. Yan. The Mercedes-Benz CLA 180, isa lang variant niya, is it has turbocharged 1.3 liter engine, which dishes out 136 horsepower and 200 newton meters of torque. Ngayon, it comes in the following colors. Yan, mga gusto natin mga kulay. Polar white, digital white. Digital white? Digital white, pare. Night black, mountain gray, denim blue, sun yellow, Jupiter red, Mojave silver, and cosmos black. It is priced at 3.19 million pesos. Okay. Ayan. So, ayan po. Available na po yan sa yung nearest na Mercedes-Benz Philippines dealer. Okay, congratulations, Joseph. Congratulations. And the rest Joseph, of nahanap ko ni Joseph, AutoNation Group. Mm-hmm, nahanap ko. Sabi ko, si Tito Eric doesn't get out of the house for less than 1 million pesos. At sa iba pong balita,
ay, kung magiging ibang bansa kayo, kailangan niyo po itong app na to. I-download niyo if you don't have it yet. Ano to? Ano to? Google Word Lens. Google Word Lens? Word Lens. Ah, oh. Ano naman to? Ano to? Naunahan ka pa ni Nana, o. Baka mali. Ano to? Abang ko yung kwento. Ito pong Google Lens. It's an app na magagamit niyo yung camera ng inyong phone. Ngayon, ang mangyayari, kunyari, ng ibang bansa kayo, punta kang Japan. Mm-hmm. At may nakita kang sign, mukhang interesting, kahit hindi mo alam kung ano sabihin, kuhanan mo siya ng picture using the Google Lens, ha? Hindi yung picture app ng phone mo, mm-hmm, hindi bubuksan yung camera. Using the Google Lens app, you open niya yung camera mo, pag kinuhanan mong picture yung word, or figure, whatever it is, itatranslate ng Google Word Lens yan para sa'yo. Ah, oy, alam okay ko yan. Diba may Google Translate na before? Oh, pero ito tatype mo. Eh, ito hindi mo na kailangan i-type. Pipicturean mo na nga lang. Para parang sa mga QR code, binabasa lang yan. Oh, babasahin niya lang. So, pero again, hindi yung camera app ng phone mo, yung Google Lens app. Google Lens. Word okay Lens app ang kailangan mo gamitin. It can translate 87 source languages into more than 100 languages. At kasama dun sa mga languages, Cebuano, by the way. So kung papadpad kayo ng Cebu at hindi kayo marunong, as in talagang medyo slang kayo, hindi kayo marunong mag-Cebuano, ayun. Makakatulong yun. Makakatulong yan. Oh. Picturean nyo kung may mga signs in Cebuano gusto nyong maintindihan. Libre to, libre. Libre, libre. And this is available on the Google Marketplace and then App Store. And App Store. So i-try nyo po to. Meron din sa Dongme? Tapos yung kalakip niyang app, yung Gboard, which is Gboard, Google Board to, okay. Pwede niyong gamitin to. Actually, ako ginagamit ko to sa iPhone ko, Google Board, kasi pwede kang mag-swipe action dito. Yung, di ba, may kita mo sa mga Android, sa mga Samsung na phones, sa mga Android, mm-hmm, ano, yung kunyari is keyboard, yung regular keyboard lalabas, di ba? Instead na i-type mo work, swipe mo lang WORK, bubuin niya word for you. And when I say swipe, nakadikit yung finger mo, ha? Sa swipe parang mo. Parang shorthand. Hindi, ididikit mo from W, tatawid mo all the way to O, babalik ka sa R. Tatamaan yung iba? Tatamaan yung iba, pero it, may AI yan. It will figure it out. Na work, you're trying to... Oh, you're trying to say work. What? Oh, nakuha niyan. So yung G, kasama kung, yun. Oh, kasi sa yung Apple na keyboard na kasama, built-in, wala pong ganyan. Swipe. Alam ko iOS 13 magkakaroon ng swipe action. Pero kung gusto niyong gumamit ng swipe action, Gboard download nyo, pwede niyong gamitin. Nasubukan mo na? Oo, naka-Gboard ako, matagal na. Naka-high-tech naman pero talaga. Pero po, sa Gboard... Cutting edge talaga to si Tito Eric, no? Ang maganda sa Gboard, it will recognize bye-byein. Ah, bye-byein talaga? Bye-byein ba? Oh, bye-byein. Mali pala ako. Parang grandya lang yan. Pigil ako lang sa rin. Parang grandya lang yan, pare. Ano siya? Bye-byein. Bye-byein. O, tinamon, hindi pala. Alam kasing klase yon. Okay yon. Hindi nyo alam yon. O, sige nga. Bye-byein, ibig sabihin yung parang sinisilabicate mo, bye-byein, di ba? Oh. Pag bye-byein, bye-byeing dagat yon. Shoreline. Hindi nga yun na ibig ko sabihin. Hindi. It's a language yan. Ikaw pala. It's a language. Lost in translation na tawag dito. Ayan o, it's tulad ng buhid, hananuo, tagbanwa, at baybayin. Okay? So, pwede nyo, it's an indigenous Filipino writing. Yeah. Okay. Okay. Okay? Mm-hmm. Mga sinauna, mga ninuno pa natin na gumagamit nun. So, pwede nyo gawin yan sa Gboard, by the way. So, nice. Hindi nyo pa alam. Okay. Mag-time check muna po tayo. It is now 6:32. Ang oras po ay hatid sa atin ng Toyota Motor Philippines and the all-new Vios, My Drive. Let's get back to more headlines. 2 weeks ago, itinanghal ang kauna-unahang Miss World pageant sa Manila. Na-miss ko yon. Pero next week, Sunday, September 15, ay ang Miss World naman. Binahagi sa atin ng Miss World Philippines organization na merong 40 candidates this year. Kabilang sa humarap sa press noong presentation sa Novotel Manila Hotel ay ang former child star na si Isabel De Leon and GMA 7 talent na si Kelly Day. Kasali din si Michelle D, ang anak ng former action star, producer, and businessman na si Derek D at ang former beauty queen and model from the Philippines who won the Miss International title in 1979 na si Melanie Marquez. Mm-hmm. So, kanina, tinext ko si Derek D. Tinanong ko siya ng konting questions kung sa anak niya, no? Sabi ko,
talaga bang plano nung anak niya na sumunod sa yapak nung nanay, ni Melanie Marquez. Sabi niya, hindi naman daw nagpakita ng interest noon. Parang okay. Michelle wanted to take up psychology, and at some point she expressed interest in getting into the restaurant business. Pero okay, parang there was never really any talk about getting into to beauty pageants. But she's doing pretty well. In fact, may nabasa akong article the other day na isa siya sa mga nanalo dun sa sports challenge. Nice. So, ang maganda ngayon dito, no, hindi lang parang physical or panglabas na anyo ang tinitingnan. Kasama sa criteria yung mga kapasidad nila sa sports, mm-hmm, sa fashion, even their advocacies, tinitingnan kung ano yung mga interest nila, kung paano sila makakatulong sa bayan or, well, since it's Miss World, no, sa mundo. Ang mananalong Miss World Philippines 2019 ang mag-represent sa Global Miss World Pageant na gaganapin sa December 14 in London. Ba, malapit na yun, ah. Mm-mm, malapit na. So, bukod sa Miss World Philippines, kokoronahan din sa September 15 ang Reina Hispano-Americana, Miss Eco International, and Miss Multinational, plus Miss Eco Teen International and Miss Philippines Tourism. So, ang Miss World Philippines ay gaganapin sa Linggo, September 15, at ito'y may live telecast sa Sunday night box office ng GMA 7. Okay. Uy, sunod-sunod yun, ha? Bale, yung stand-up show ni Mike Unson on Friday, FM2 Party, FM2 80s, Party, 90s Party Saturday, and then sa Sunday, Miss World. Loaded ang weekend, weekend natin lahat. Busy, sulat nyo rin sa kalendaryo nyo. Mark that down, people. Alright, more headlights. Samantala po, kala nyo kayo lang ang may lifestyle news, ha? Alam nyo ba, mag-yosi muna ako ng imaginary. Kung trip nyong makabili ng isang Felix Resurrection Hidalgo painting, ay aba, isusubasta to sa tinatawag na Well-Appointed Life. Staged ito ng Salcedo Auctions sa Peninsula Manila. So ayan, ano, napakaganda. Nakita ko mismo yung painting. Oo, super. As in, anong size? Para sa mga di nakakilala kay Mr. Resurrection. 19th century painter siya. Painter. Mga katropa to nila Juan Luna. Okay. Mga ganyan. The painting, which is called La Pintura, it measures 150 by 75 centimeters. Gano'ng kalaki yun? Parang, may kalakihan din eh. Pero patayo siya, no? Oo. So it, parang rectangular? Oo, yeah. Okay. It depicts a mestiza with the palette and brush in hand na nakaharap siya sa canvas. Parang aakma siya mag-painting. Okay. So, ang maganda kwento dito is that it has not been seen in public for 130 years. Wow. 130 years. I swear. Actually, it was last exhibited. At mukhang hindi natin alam kung baka dun din nabili, no? Dun sa 1893 Exposición Histórico Natural y Etnográfica. Okay. Sa Madrid. Okay. Doon siya nakatago, tama ba? Doon siya last na nakita noong 1893. Ngayon, there's a Filipino family that owns it right now. Uh-huh. Pero it has stayed apparently with the family for 130 years. 30 years. Since then, no. So, talagang nasa private collection siya. So ayan, something very interesting about this, no? Yun nga, this will be auctioned this coming September 21. Ano starting price? Okay, eto, guess. Nako. Sige. Nako. 30 million pesos. Ah, sobra naman. Sobra. Okay. Kaya-kaya mo lang. 18 million pesos 18. Ang expected. Pero starting lang yun. No, starting lang yun. Bidding to eh. Tsaka isang Hidalgo to. I mean, ang ganda-ganda. I mean, kahit na hindi mo kilala kung sino yung nag-paint, magagandahan ko. Super, super ganda. Kahit hindi mo alam na 18 million ang starting price. 18 million medyo. Maganda talaga. Kunan ko na lang sa cellphone. Sa libre. So, ayan, no? Pero ilan lang to sa mga isusubasta dito, mm-hmm, sa Well-Appointed Life ng that staged by Salcedo Auctions dito sa Peninsula Manila, no? 165 paintings and sculptures actually bibenta nila, 152 pieces of furniture, books and maps, fine jewelry and timepieces. Meron pang kotse, a 1969 Chevrolet Camaro. Wow! A BMW motorbike na 1969 din. At isang vintage mobile gas pump. Gas pump pa rin, fire engine red. Siyempre, sa nila di-display yung kotse dun sa may driveway ng hotel, no?
previews for the pieces that are to be auctioned will start September 13. Ayan, so pwede nyo makita doon yung mga, ayan, I'm sure pupunta si Eric doon para medyo sisipati na niya kung alin ba dito ang uuwi ko. Oh. Ano ba bibili ko kay Jing dito? Meron ding ano, may Patek Philippe doon na wow, 2.8 million yata ang starting. It's a stainless steel watch na Nautilus. Apparently, what makes it so rare is that it's stainless steel. Mm-mm. Kasi daw yung mga high-end na mga watch manufacturers pala is I don't have one, so I don't know. They prefer yung mga precious metals like gold and whatnot. So yung stainless steel daw, it's very rare for you to find. Oo, kaya mas mahal siya. Oo, at ang maganda yung kwento doon. Yung kwento nung stainless steel watch na to ng Patek Philippe is that it was gifted to the seller by his dad in the 1970s. Okay. And now he's going to sell it. Sayang naman, hindi na ba? Usually heirloom yung mga ganyan. Pinapasa-pasa yan. Yeah, especially watches like that na tatagal if you maintain it almost forever. Diba? Hand-me-down siya eh. Oo. Yun nga tanong ko din eh. Bakit ibibenta yung Hidalgo? I mean, why now? Kasi daw, matanda na raw yung, apparently, yung may-ari na, yung family. Mag-asawang naka-acquire yata. Mm-hmm. Tapos parang hindi yata interesado yung sa art. Yung ano next generation so they're gonna auction it off. Uh-oh. Aside from the Hidalgo yung nabanggit ko kanina, there's also a Juan Luna watercolor up for grabs for a minimum bid of 3.8 million. Bariya lang kay Eric again. mas kaya a juvenile Sanso oil creation from the 1950s for an expected 1.8 million. Ayan, so may castrillo din, may brass sculpture din na 450,000 ang expected. And ang Q-Cook also, oil on canvas starting at 6 million naman. Okay. So, ayan po. Maraming artworks. Oo, marami. Yung mga mahilig mag-collect. So, from September 13 to the 20th, 10 a.m. to 6 p.m., it will be on view. Pwede nyo i-preview sa upper lobby ng Peninsula Manila. At yung iba namang, they will be at the podium level of the NEX Tower on 6786 Ayala Avenue. At yung mga rare automobiles naman, or yung automobile and the motorbike, will be at the driveway of the Peninsula Manila. Alright. Sabi ko doon ballroom yung mismong auction on September 21st and the 22nd. Alright. Kanina po binanggit ko sa inyo no, baka magkaroon na ng bagong USB format. Inannounce po ng USB Implementers Forum or USB IF. Ito po yung mga nagdedesisyon kung anong klaseng USB na gagamitin natin. USB 4, hindi po 4.0 kasi alam po natin yung mga USB ngayon, USB 3.0. Ito USB 4 lang, hindi 4.0. Okay? Ano yung pinakabagong USB? 3.2. Ah, so, 3.2 na. USB 3.2 na tayo. Okay. Ito iba ba yan doon sa mga USB-C? Hindi, ito na nga eh. USB 4 will look like USB-C. Parehong-pareho na yung connector niya. Okay. So mga naka-USB-C, naintindihan nyo na ako. Kung di pa kayo naka-USB-C, hindi ito pareho sa USB 3.2. Okay? So ibang-iba ito. Magpapalit talaga kayo ng gamit. Everything will change. Okay? Yung mga ports niyo, bibili kayo ng bagong, either bagong cable or bagong ano talaga, hard drive, bagong computer. Alright? For USB 4. Because USB 4, halos dodoble yung transfer rate niya. Mula sa 20 gigs to 40 gigs. Wow, doble. So, abangan po ninyo ito. It will also, tulad ng USB-C ngayon ng mga Apple devices, pwede na rin siya directly mag-charge sa device mo. Ah, okay. Kasi okay. Ang USB-C, yun na rin yun eh, pang yes, data and pang charge. Ang USB 4, ganun na rin po. Pag dumating siya, yung mga bagong laptop nyo, yung USB connector, yun na rin yung charge port. Okay? So basically, this is a faster version of the C. Faster version. Okay. Abangan po ninyo, but the earliest estimate ng USB IF nga is about late 2020 darating ang USB 4. Alright? Matagal pa. Matagal-tagal pa naman. So mga pag-ipon pa kayo. Mimili na naman tayo ng ano, gamit. Bago na naman cords. Well, for USB-C, pag naka-USB-C ka, hindi na. Halos pareho na yon. Yeah, but if you're going after speed. Nang, hindi. It's gonna use the same, ano na eh. Pareho na yung USB 4 and USB-C are similar na. Ah, okay. Ang USB 3.2, yung mga nakaluwa yung mga, USB. Oh, kailangan mag-upgrade. Tsaka mawawala na yung kabisitan mo na pag nagpa-plug ka, palaging baliktad. Uh-oh. Kasi, ako never pa yata ako nag-plug ng USB na tama. Palagi nilang, ay, baliktad, iikutin ko. Nga. Pag sa USB-C 4 and USB 4, either way, pareho na, tama pwede na yun. So, mawawala nice. Na yun. Hassle na yun. Pet peeve yun, ano? Oo. Palagi, never ko pa na-tsempo na, uy, sakto. Never. Laging ay baliktad. All right, more news sa headlights.
Kayo ba yung nagda-diet? Si Eric. Ano yung diet nito? Lifelong diet yan. Wala. Inaalagaan niyo yung mga pandesal niya. Oo nga. Diba? Kaya so nakatayo to show off the pandesal. So wala pa kami upuan. Ay, yung sagot. Yun, tinatanong ni Nana, yung mga kaibigan daw ni Nana, tinatanong ba't daw lagi nakatayo si Eric? Pinigay ko na po para kay Nana. Para po makita yung mga pandesal niya. Gentleman po, binigay ko kay Nana yung upuan. Ako pala may kasalanan. Kaya siya nakaupo. So yung mga nagda-diet, normally narinig ko, meron silang tinatawag na cheat days. Ikaw, meron ka nun. Cheat weekend. Weekend. O, tamang-tama. Kasi dapat nga sasabihin ko na kung may cheat day ka, schedule mo na this Sunday. That's wow. September ano 8. Kasi Cupcakes by Sonjas is celebrating its 13th anniversary. Okay. And they're lucky 13. Selling 13 flavors of cupcakes for only 13 pesos each. And this is really a steal. Bro, bakit na? Super mura kasi ang... Magkano ba isa niya? Well, right now, I think ang price range nila is nasa 85 pesos per? To 110 per cupcake. 13 pesos. No, mas mabubukas yan. Wala ba tayong... Wala bang pre-sale para? Oo nga, natanong ko, diba? Para sa mga ka-gearbox, baka meron, diba? Oh, meron, just say gearbox. Oh. And then, get in earlier. Oh. Pero kasi ang schedule lang is from 1 p.m. to 3 p.m. Okay, so, pwede mo mag-camp out sa bayan. Sa ubusan yan. Sa lahat ba? Sa ba mga may tent pa man niya? Din ako sa bahay. May tent? Mag-pitch na ako sa labas. Nako. Sa bayan. Ang mga branches ni Cupcakes by Sonja ay sa Serendra, Taguig, Glorieta 2 in Makati, and Mega Mall, Mandaluyong. Mega Mall. Nakakatuwa to kasi nagsimula siya sa ano lang, sa bahay. Sa home business. Yeah, oh. She was baking most of these mga ano talaga, cakes and pastries. And then she opened that store in Serendra. And ewan ko, tingin ko walang kukontra pag sinabi ko na I think Cupcakes by Sonja really started the cupcake craze. After she opened in Serendra, parang biglang ang dami na nagka-cupcakes. Ganun. Ang sabi naman niya, yung cupcake kasi niya is really parang it's your own serving, parang solo serving of your usual big cakes. Oo. Diba? Kasi before Sonja's time, yung mga cupcake natin, simple lang. Maliliit. Chocolate. Uh-oh. Saka maliliit lang talaga. Oh, so sa kanya yung mga kakaiba yung mga flavors, di ba? Yung favorite ko yung Red Velvet Vixen. Woo! Yeah. So, yan. Sa September 8, that's... Sunday lang, Sunday. One day. Tapos 1 to 3 lang. Wow. Ano to? Pre-selected na yung mga, no? Or any 13 that... Any 13. So, yung 13, yun yung available. And then, you can choose from the 13. Uh-oh. 13 pesos each. So, 13 pesos for 13? For each. Each. Sorry. Each. Each. Pero, mura pa rin. Kasi, naman. 85 to 110 yung regular price. 13 sila. For 13. Oo. So, yun. Saka, so, magkano yan, pare? Sige. Pagmat ka nga dyan. 13 times 13. Ayan na naman. Please. Alam mo, ako pa inasahan mo. Nahirapan na tayo dito sa pag-compute last week eh. So, yeah. Saka matindi naman kung kukuha kang 13 at diabetes sa habon mo yan pagka... Nakontra na agad. Bibili pa lang sana ako. Nakontra na ako agad ni Eric. Exercise na lang. 169 for 13. 13? Saka pa. And it's not just any ordinary cupcake. It's by Sonja Ocampo. Exactly. To learn more about Cupcakes by Sonja's 13th anniversary bash, just visit their official accounts on Facebook and Instagram. Alright, sandali lang. Ito, may malaking announcement ang Toyota. A new hybrid era begins. Toyota Motor Philippines is launching the all-new Toyota Corolla very soon. The new generation Toyota Corolla will come in a hybrid electric vehicle or HEV variant. More information about the all-new Toyota Corolla will be announced during the launch. Visit your nearest Toyota dealership to inquire or reserve a Toyota Corolla Altis now. So, pwede na po magpa-reserve. So, tawag na kayo sa inyong dealer, no? Sa inyong favorite salesman. For more information and updates, follow Toyota Motor Philippines on Facebook and Instagram, Toyota Motor PH on Twitter, or visit the official website at www.toyota.com.ph. Dami nagtatanong ng Altis, ha? Ay, kasi lumalabas na yung mga ano, detalye ng konti. Siyempre, nakaka-excite. Dami ng mga website na naglabas ng at least teaser details. May kilala ko, nag-aabang. Bibili. Sigurado yan. Sigurado yan. One of the biggest nameplates din naman ng Toyota, ang Corolla. Actually, ang nakakatuwa, nagbalik sila sa pangalang Corolla. No? Because it's kilala na siya as an Altis for the longest time. Ngayon, so ngayon, Corolla ulit? Wala silang binanggit doon sa announcement nila na Altis. Sabi nila na Toyota Corolla. Corolla. Ah.
Dati, ah, okay. Corolla, Corona. Throwback. Favorite ko yan, eh, na kotse. Corolla. Classic. Samantala, halfway na tayo dun sa 60-day deadline na sinet ni Pangulong Rodrigo Duterte, no? Dun sa for the local government units to clear up public roads. At kumusta na ba? Ayos pa ba? Ano daw ang balita? Yun. Sabi, kung tatanungin mo ang Department of Interior and Local Government o DILG, ang operations daw ay running smoothly. Ayon kay Secretary Eduardo Anyo, siya ay satisfied with the performance of local chief executives ng National Capital Region, alinsunod nga sa direktiba ni Pangulong Duterte. Ang Marikina, Pasay, Navotas, Malabon, Valenzuela, San Juan at Pateros ay 100% cleared na daw. Wow. Of obstructions, and validate po yun ng DILG, ani ng Kalihim. Ang Metro Manila ay nangunguna sa mga LGU with compliance sa utos ng Pangulo. Sunod ay Cagayan Valley with 77.5%, Central Luzon with 62.3%, Central Visayas with 58.3%, Calabarzon with 53.5%, and Western Visayas with 52.6%. Inulat ng DILG na ang total na cleared daw ng mga roads, ang total is ganito, 139,959 meters of roads and 52,831 meters of sidewalk in Metro Manila have been cleared of obstructions and illegal structures, while the series of operations na ginawa ng mga local government units have resulted in the removal of 1,444 illegal vendors, 49 terminals, 1,292 illegally parked vehicles, and 813 other obstructions. Pwede naman pala. Marami-rami, no? Pwede pala gawin yun, eh. Bakit naman. Hindi pa dati pa. Kung gusto, kaya, may paraan. Diba? So, congratulations sa mga nagaan. At more power. Oh. Tama. Finally, ito, balita mula sa Facebook. Pinag-iisip-isipan ng Facebook at Instagram na tanggalin na yung mga likes or yung i-hide yung number of likes na nakukuha ninyo. So, syempre, masakit na balita to for yung mga taong ginagawang negosyo yung pagiging paggamit ng Facebook with yung public figure pages. Ikaw ba, ano to? Like mo ba to? Like mo tong move actually, na to? Yeah. Para at least patas-patas lahat, ano? Hindi na-implement na to sa ibang country. Ah, really? As of press time kanina, ang sabi lang nila, Facebook is thinking about implementing na tanggalin nga yung mga likes. Oh, I think it's on Instagram yung... Yeah, Instagram at natagal na binalita. Unang ano, diba? Sila yung unang nag-isip talaga niya. So, actually, pati Twitter din, which is a separate entity, hindi under Mark Zuckerberg to. Twitter is thinking about din taking out yung mga likes din sa mga tweets kasi napapansin nila na pag lesser yung likes mo, less yung engagement. So para yun nga, mas maganda engagement across the board sa lahat ng mga tweets, eh tatanggalin na lang nila yung lumalabas. Pero won't that run contrary to their business? Diba kasi yung mga sponsored posts, yung mga pushed na content, hindi naman nila like yun. Paano mo mametric yun? I mean, in terms of hindi naman nila like yun. Mawawala or... No. I mean, kasi diba, halimbawa, meron kang may commercial meron kang account. For your page. Pero for Twitter, sila naman, paid naman sila just to, like Facebook, yung mga videos na sinisingit nila, it's still gonna be there. Hindi mo naman kailangan i-like yun, eh. Ang mahihirapan yung mga ads. Yung mga ads ng Facebook mismo. Yeah. Hindi apektado yun because hindi mo naman malalike din yun, eh. If you're on Facebook, hindi mo naman malalike yung ad, eh. Because it's in between the video, eh. No. I mean, yung halimbawa, yung sponsored post. Tapos gusto makita ng tao na... It's a personal business. Para sa'yo yan. Makikita mo pa rin yun. Hindi na. Hindi mo na nga, matatanggalin na nga nila. So paano mo na... In terms of analytics na... Hindi mo na nga malalaman on your page kung gaano kalaki yung engagement ng ano mo because you're gonna be the yun same. Nga, but the point is, yun nga, di ba? Halimbawa, gusto mong... Halimbawa, you're just after purely about... It's all about the likes. So babayaran mo ang Facebook para i-push yung ano mo. They didn't say kung para i-push yung post mo, but just as a different strategy, hindi pa nila in-explain ng Facebook kung bakit. Ang Twitter lang ang nag-explain kung bakit nila tatanggalin because nga mas mababa yung engagement ng lower like lower tweets. Likes. Pero saka, Facebook is just thinking about it. And what would replace that function nga of yung measurements? Oo, diba? Kasi ngayon malaki ang value kasi na binibigay sa likes, eh, di ba? Mga reactions ng ano. So,
Pero interesting yan, magandang social experiment yan. Yes. Kasi yung mga tao parang, oh, ilang likes na ba? Ilang likes exactly. Na? And I guess magandang feedback because ina-adapt ng iba eh. Di ba? Interesting. It is now 6:54. Oras po, hatid sa atin ng mga kaibigan natin from Suzuki. At ito po ang kanilang gusto ipahatid sa inyong announcement. Let's get real with Suzuki's The Real Deal promo. Avail of the CS GL manual transmission for only 10,000 pesos all-in down payment, while 18,000 pesos all-in down payment for the CS GL automatic. But wait, there's more. Get your Vitara Turquoise GLX for 40,000 pesos all-in down payment. This is definitely the real deal you surely cannot miss. Go to your nearest Suzuki dealership now and inquire about these irresistible promos. For more details, visit suzuki.com.ph. Suzuki, way of life. Promo extended until September 30, 2019 per DTI FTEB number 12145 series of 2019. We promised kanina, no, we'll touch a little bit on the Gilas Pilipinas performance at the 2019 World Cup. Unfortunately po, as you all know by now, eh talagang lagpak po tayo, no, 0-3 in the three in sa bracket natin, yung tatlong nakalaban natin, Italy, Serbia and Angola. We lost against the top two teams, we lost by more than 40 points. And against Angola, at least tatlo lang. Tambak na tambak talaga. Sakit po. Medyo masakit. Napanood ko yung ano yung Serbia, medyo nasaktan ako physically. Actually, kahit ako. Aray! Bakit? Anong tambak. And kitang-kita po natin yung diferensya in terms of performance. Parang well-oiled machine yung ano eh. No? Yung kalaban. The ball movement was there. Assists nga po eh. Pinag-usapan namin ni Cap kanina sa kanina na. No? Kahit si Nana, akala niya soccer pag-usapan natin. World Cup eh. Mataas ang ano niya eh. Ganun ang expectation niya, soccer. Soccer eh. Social to si Nana. Yung sport ni Nana, social eh. Tayo, basketball lang eh. Oo nga eh. Hindi soccer. Kasi magkaiba pala yung FIBA. FIBA saka FIFA. Basketball yun. Basketball. 30 assists po. At least 30 assists for the top two European teams na nakalaban natin for Italy and Angola. Italy and Serbia. Samantalang ang Pilipinas in both those games under 20 assists in both games. Oo, no. Ang masakit doon is yun nga, yung sa Angola na game, that could have been ours. Yes. Humabol sila ng from 12 yata, I believe. From down 11. In the fourth quarter. Nahabol, na overtime, and then yun na. Yun lang. Talagang shooting po natin, mas mababaw. Ang shooting percentage po natin or field goal was about 38%. Samantalang Angola was 40%. Hindi ganun kalakihan, pero tatlo lang naman ang nilamang nila eh, in the end. So talagang ganun din lang yung diferensya ng pagitan natin sa Angola. In fact, ang ranking ng Angola mas mababa sa Pilipinas. Angola's ranked 37. And we're 31st, is that right? Tayo. So we were expected to win talaga. Yeah. That was something that we were supposed to win. Yan. Pero yun yan, sabi ko sa iyo kanina, may konting balita ako, may konting good news pa rin na may outside chance pa rin tayo umabot sa Olympics sa Tokyo. Right. Sa 2020, no? Kasi natalo ang China. China, natalo. Oo, kontra sa Valenzuela. Valenzuela. Diyan na ba? Matindi ang Valenzuela City, no? Kontra sa Venezuela, yan. 72-59. So may 1-2 win-loss record na sila. Pero ang suma total nito is, if we win the remaining games that we have, which would be against Tunisia yata bukas, and then Iran sa Sunday, and then hope for the best dun sa mga ibang may mga kailangan matalo eh. Japan. Kailangan matalo ng Japan. China. Jordan, Iran, South Korea. Madami-dami. Pag natalo sila, kailangan matalo yung mga yun. Pwede pa tayong ano. Pero, alam mo ba, pag hindi pa rin pala tayo pumasok. Meron pa isa oh. Merong Olympic qualifying tournament. Mm. So, yun. So, we have to finish no lower than second sa group N. As the only 16 best remaining teams in the World Cup will be assured of spots dito sa Olympic qualifier. Meron pa rin ah. In case hindi tayo makapasa dyan, may wild card na ini-issue ang FIBA. Pero yun, mas obviously, mas slimmer ang chance mo doon. Wild talaga yun. So may 3 chances pa. 3 chances pa, pero very, very slim na rin talaga yun. So, sa soccer, hindi ako sure na. Sa FIFA. Let me tell you about it. Ayun. So bukas yun, 8 p.m. merong ano, may game tayo against Tunisia. And then po. Iran, 8 p.m. then sa Sunday. Sana! Yeah. Kaya naman eh. Keep praying. Kawawa naman si Kiefer. Nakita niyo yung video ni Kiefer. Hindi ko nakita. He was being interviewed after the loss sa Angola. Talagang kita mo yung, kasi ni-explain niya nga na
sobra yung criticism sa kanila na didinig nila after the two losses against Italy and Serbia. And obviously, ang dami lang didinig. Nakikita mo sa social media. Correct. Sino nagko-criticize? Halo-halo. Well, hindi lang Pilipino. Ang masakit pa nga daw. Hindi. Actually, masakit daw Pilipino. Alam mo naman kasi tayo, basketball crazy country tayo. Mataas sa expectations natin. And almost every Filipino critic yan. Kasi nga, nanonood tayo ng basketball. So, you feel na may karapatan kang magsalita and may opinion ka and it matters. Kaya obviously, everybody was talking about it in social media. Nababash na sila. Dapat ginawa nila to. Dapat ganun. And then, they tried their best and we saw it naman. I mean, you saw the hustle. We out-rebounded Angola in that game. Talagang, it just... Shots didn't fall when they needed to nung laban sa Angola. And naiyak si Kiefer and sabi niya nga, alam niyo naman, kasi kausap niya yung media, Philippine media, alam niyo naman hindi ako ganito pag games. Pero iba nga daw kasi yung lumalaban siya para sa bansa. Alam niyang hinihingi na ng Pilipinas, ng mga Pilipino na manalo sila. Oh. And syempre, binigay na nila lahat. Saka gusto rin naman nilang manalo, di ba? Exactly. Naman. Exactly. So he was on the verge of tears talaga, kitang-kita mo. And obviously, nakakaawa and you sympathize with the Gilas Pilipinas team na they really tried their best. Mm-hmm. The short preparation time, there were so many... Lalaki ng kalaban, Diyos mio. Lalaki. Oh. And then, there were several players na hindi rin available for the Gilas lineup. And these are NBA, hardened veterans. Mga nakalaban natin, oh. I mean, sa Serbia lang, tatlo or apat doon are NBA players. Si Jokic, Bogdanovic, Marjanovic, si Djokovic na lang iniintay ko sa mundan eh. Pati tennis na, no? dami. Tapos sa Italy, dalawa. Yes. So talagang stiff competition. Although we do have Andre Blatch, pero we all know kung ano nila Andre Blatch in the last three games sa FIBA World Cup. Meron pang dalawa. Sana we can make the most of just it. Just keep on praying, keep on believing. And send them your support. Please send them your support. They need your support more than your criticism. They're trying naman eh. In fairness, they are trying. They want to win, diba? It's not like they're not doing their best. Exactly. Hindi naman sila pumunta doon para mapahiya. Exactly. Alam nilang ganun kataas ang expectations ng mga Pilipino sa kanila. That's right. And on that note, maraming salamat po sa pakikinig sa Gearbox. We're right on our dulo ng ating show at 7 o'clock. We'll see you again next week for Cap Nana. Ako po si Eric. We leave you with isa sa mga Butchie Kick. Sinead O'Connor to. Sinead. Nothing compares to you. Ito po ang Gearbox sa Radyo Pilipinas.